na. A noble character is earned by individual effort through the merit and the grace of Christ. No? Itong perfection ng character, hindi po ito maatin na wala kang ginagawa. No? It is true, no? It is earned by individual effort through the merits and the grace of Christ. God gives the talents, the power of the mind, we form the character. No? Binigay niya ng talento, power of the mind, ang iniginagawa natin ang gawain. Nagkakaroon tayo ng power of the mind. At itong power of the mind, we form the character. It is formed by hard, stern battle with self. Ito yung sulat ni Ellen G. White. At itong karakter na poporma ito sa pamamagitan ng ating pakipaglaban, laban sa sarili. Bakit laban sa sarili, Brother John? Kasi nung pumasok ang kasalanan kasi nagpasimula sa langit sa pamamagitan ng pagtaas sa sarili. Kasi lahat ng kasalanan, ang tunay na dahilan ay ang pagiging makasarili at ang pagtaas sa sarili. At itong pagiging makasarili, ito po yung ating labanan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, sino mang, ano, ito yung, ano niya, kondisyon sa pagiging alagad. Sino mang sumunod sa akin upang magiging aking alagad, tanggihan niya ang kanyang sarili. Kasi ang ating perfection, kailangan, ito po ay ano, true, ano, it is formed by hard, stern battle with self. Conflict after conflict must be waged against hereditary tendencies. We shall have to criticize ourselves closely and allow not one unfavorable trait to remain uncorrected. Kailangan i-evaluate natin palagi ang ating sarili na sa aking paglilingkod sa Panginoon, ano pang kulang na kailangan kong baguhin. At ito po ay, ano, dito po ang battle magpasimula. Dito ang labanan magpasimula. Hindi po natin hahayaan ang ating kahinaan, hindi natin mababago. No? Na the unfavorable trait, no, of character remain uncorrected. Kailangan i-correct natin. Let no one say, I cannot remedy my defect of character. Walang papasok sa langit na magsasabi, hindi ko kayang babaguhin ang aking character. Hindi ko kayang magbigyan remedy ang aking character. No? Sabi niya, if you come to this decision, you will certainly fail to obtaining everlasting life. The impossibility lies in your own will. Itong imposible na iyong abutin, ano, nagadepende yun sa iyong will. Alam niyo yung will of decision na ito ang panagumpayan ko. Kasi alam niyo ang ating kahinaan, hindi ito aalisin ng Panginoon na wala kang ginagawa. Ikaw mismo ang magdesisyon na ititigil ko ito. Wala man akong hindi man ko makakaya, pero mayroon akong lakas, mayroong pinanggalingang lakas na aking gagamitin, na akin itong magpanagumpayan. At itong lakas na ating kukunin, lakas po ni Kristo. Huwag kang titigil sa iyong pangarap na kasi ang lakas ibibigay sa atin ng Panginoon na papanagumpayan mo. Kasi walang bagay na hindi natin magagawa. Kasi sa sulat ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ. Kapag susuko ka sa iyong kahinaan, mayroong sulat si Ellen G. White na aking nababasa. Kapag itong kahinaan natin, hindi natin mapamanagumpayan, tapos sinasabi mo na pupunta ka sa langit, nagkakamali ka. Kasi itong kahinaan, kapag hindi mo ito mapanagumpayan, darating ang araw, ang kahinaan magtatagumpay sa iyo. At ikaw tatangayin ng iyong kahinaan, mahihiwalay ka kay Kristo. At mahihiwalay ang pangakong langit na pangarap sa iyo ng Diyos. Ito ang ibig kong sabihin. At alam niyo sa parable of the servant, kasama po dito ang perfection. Bakit kasama dito ang perfection, Brother John? Anong kinalaman sa parables? Napapansin ba ninyo yung binigyan ng lima?
ilan ang nagiging gain niya? 5 din. Ang binigyan niya ng 2, nagka-gain din siya ng 2. 100% operation ang gusto ng Panginoon. No? Kapag gagawa tayo sa kanyang kaharian, kung ano ang kanyang bibigay, gagawin natin ang ating makakaya. Gagawin mo ang iyong 100% of operation kasi gagawin din ng Panginoon ang kanyang 100% of operation. Sabi niya dito, let no one say, I cannot remedy my defect of character. If you come to this decision, you will certainly fail to obtaining everlasting life. The impossibility lies in your own will. If you will not, then you cannot overcome. The real difficulty arises from the corruption of an unsanctified heart. No? The real difficulty, alam ninyo kung ano ang dahilan? The real difficulties arises from the corrupted of an unsanctified heart. Alam ninyo kung bakit tayo hindi nababago? Dahil hindi natin sinuko sa Diyos ang ating kahinaan. Binago mo ito sa iyong sarili. At alam ninyo ang hinihintay ng Panginoon, surrender and trust. At kapag isurrender mo ang mga bagay na hindi kaya, siya ang gagawa. Napapansin ninyo ang mga Israel, ang kanilang mga kalaban, higante. Pero sino ba ang nakipaglaban sa mga higante? Sila ba o ang Panginoon? Ang Panginoon. The giant of sin can be conquered by surrendering to the will of Christ. By trusting our Savior. Kapag gagawin natin niya, kapag mamatay tayo sa rock, kapag madurog tayo, dudurugin natin ang ating mamatay tayo sa kasalanan, and then Christ will conquer. The real difficulty, sabi niya dito, an unwillingness to submit to the control of God. Dalawa lang ang dahilan kung bakit hindi natin maatin ang perfection. Sa sulat ni Lindsay White, the difficulties arises from the corruption dahil sa of an unsanctified heart. Isanctify natin ang ating puso dapat. Pangalawa, unwillingness to submit the control of God. Hindi tayo willing i-control ang ating sarili sa Panginoon. At ito yung kasunod na sinasabi ni Lindsay White, many whom God has qualified to do excellent work accomplish very little because they attain little. Maraming mga pinagkatiwalaan ng Panginoon sa kanyang gawain, naka-accomplish lang ng kunti dahil nagsubok lang sila ng kunti. 1,000 pass through life as if they had no definite object for which to live, no standard to reach. Such will obtain reward proportionate to their work. Remember that you will never reach a higher standard than you yourself set. Then set your mark high, and step by step, even though it be by painful effort, by self-denial and sacrifice, ascend the whole length of the ladder of progress. Let nothing hinder you. Faith has not woven its meshes about any human being so firmly that he need remain helpless and in uncertainty. Opposing circumstances should create a firm determination to overcome them. The breaking down of the barriers will give greater ability and courage to go forward. Praise with determination in the high direction and circumstances will be your helpers, not your hindrances. Ito yung gandang ano natin. Anuman ang ating kahinaan, dadalhin natin ito sa Panginoon. At para itong ladder of perfection, no? Maaring ang ating pag-akyat hindi madalian, dahan-dahan. Pero bawat hindrances, kailangan natin itong, bawat kahinaan, kailangan nating mapanagumpayan. Bawat kasalanan na ating na magagawa, i-evaluate natin ang ating sarili.
Bakit ko yun nagagawa? Ano dapat ang ating gagawin? Bawat pagkakasala, humingi ka ng tawad. At bawat kapatawaran na binibigay sa Panginoon, gagawin mong lakas ang iyong kahinaan na hindi mo napaganumpayan doon. At aakyat ka sa ikalawang hakbang ng perfeksyon hanggat mararanasan mo na, makaakyat ka na sa iyong dapat akyatin. No, sabi niya dito sa priest with determination in the high priest with determination in right direction. Circumstances will be your helper, not your hindrances. Sabi niya dito, be ambitious for the master's glory. Ito yung gagawin nating inspirasyon sa ating paglilingkod, ang glory ng kalangitan, ang reward ng Panginoon, na ang Diyos na matay sa iyo, ikaw din mamatay din para sa paglilingkod sa Panginoon. No? At kapag gagawin mo ito, mamatay ka sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Ito ang pangarap ng mga alagad. Pangarapin din natin yan. Be ambitious for the Master's glory to cultivate every grace of character. In every piece of your character building, you are to please God. At bawat naatin mo, hindi mo ito ikikredit sa iyong sarili. Nagawa ko ito hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Panginoon na nagbibigay lakas sa akin. This you may do, for Enoch pleases him through living in the generation age. And there are Enoch in this our day. So, mapapansin din nyo, sa Old Testament, maraming mga taong kinalulugdan ng Panginoon sa kanilang paglilingkod. At isa na yan si Enoch. Namumuhay siya na kinalulugdan ng Diyos. At maraming Enoch sa ating kapanahunan ngayon. Mamumuhay tayong kalugod-lugod sa Kanya. Bago darating ang Panginoon, ay haharap tayo. At kapag tayo'y haharap, magbigay tayo ng sulit. Pero ang sasabihin ng Ama, well done, good and faithful servant. Faithful ka sa maliit na bagay, narito, ipagkatiwala ko sa inyo ang maraming mga bagay. Magtapat tayo sa kunting kaloob ng Panginoon. No? Sabi din sa panghuli nating paragraph, bago tayo manalangin, sabi ni Lindsay White sa Christ Object Lesson 332, stand like Daniel and the faithful statement. No? The man whom no temptation could corrupt. Si Daniel, siya po'y tapat. No? Nagtatrabaho sa kaharian. The man whom no temptation could corrupt. Ito si Daniel, katulad ni Enoch, katulad ni Daniel. Walang tentasyon sa kanya na nakukurap sa kanyang paglilingkod. Naabot ni Daniel ang perfection sa paglilingkod. No? Do not disappoint him. Ito yung kanya, si Daniel. Daniel, do not disappoint him who so love you that he gave his own life to cancel your sin. He says, without me, you can do nothing. Remember this. If you have made mistake, you certainly gain a victory if you see this mistake and reward them as beacon, as warning. No? Thus you turn defeat into victory, disappointing the enemy and honoring your redeemer. Kung kayo, sabi ni Ellen G. White, tandaan, kapag nangyayari na ikaw ay natatalo, babangon ka uli. Kasi ang matuwid, makapitong bisis siya mabubuwal, makapitong bisis siyang tatayo. Ito ang ating gagawin sa paglilingkod. Kapag tayo'y nagkakasala, huwag kang manghihina. Babangon ka uli. Kasi sa Bible, ang mga matuwid, makapitong bisis siyang mabubuwal. No? The righteous, makapitong bisis din siya babangon. Ito ang ating kalagayan. At bawat pagbangon natin, pag-aralan natin ang ating kahinaan. Saan ba ako nagiging mahina? Saan ba ako nabuwal sa aking paglilingkod? At itong pagkabagsak mo, nabuwal ka, ito yung gagamitin mong kalakasan. Nasa ikalawang pagkakataon, hindi ka na mabubuwal uli. No? Gagamitin mo itong kalakasan. Sabi ni Ellen G. White, remember this, if you have made mistake,
you certainly gain a victory if you see this mistake, no? And regard them as beacon of warning. Sabi niya, delikado to, nagawa ko itong kasalanan na ito. Pero hindi pa huli. Mayroon pa akong pagkakataon mabago. Thus you turn defeat into victory. Sa ikalawang pagkakataon, pag-aralan mo ang strategy ng kaaway at pag-aralan mo ang panibagong estratehiya, paano ka makabangon, disappointing the enemy and honoring your Redeemer. No? Maglilingkod ka uli na kalugod-lugod sa Panginoon. At kapag gagawin natin yan, at kasama sa mga kaloob ng Panginoon na kanyang ipinagkaloob sa atin, sa ating pagbabangon mula sa ating pagkabuwal, ay pag-aralan natin paano tayo magiging karapat-dapat. At sa gabing ito, puputulin muna natin, bukas natin tatapusin ang part 2. Mahabang pag-aaral, pero itong pag-aaral na ating ginagawa, isa lang ang ating layunin. End time, message for the end time scenario. Ating pinag-aralan gabi-gabi ang ating pag-aaral, ang huling mensahe sa huling kapanahunan, sa huling larawan ng bayan ng Diyos. Ano ang magiging kalagayan natin ay kung ano ang ating ginagawa ngayon, kung paano tayo nag-aaral sa kanyang salita, paano tayo naghahanda, madedetermine din ang ating pagtayo sa huling kapanahonan. Ang mensahe na aking binibigay ngayon, ito po'y pundasyon ng pananampalataya, paano tayo makakatayo. Nawa, pagpapalain tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat, Ama. Ako'y abang lingkod ninyo, ginagamit lang ninyo sa gawain, banal ninyong gawain. Pakabanalin mo ako sa gawain ito upang ang aking mga tagapakinig magiging banal din. Abutin namin ang dapat naming abutin na kasakdalan upang kami makasalubong sa inyo. At loobin mo na lahat mong pinagkaloob sa amin, amin itong pag-igihan, kalakalin namin na kami makaproduce pa in proportion of what you trusted unto, entrusted to us. Loving Father, thank you your words. Salamat sa inyong mga salita at ang inyong mga salita magiging kalakasan namin. Turuan mo kami sa daan ng inyong buhay, sa daan ng kaligtasan upang kami mabuhay. Samahan ninyo kami sa aming paglilingkod. Ituturing ninyo kami ng mga lingkod na sa ngayon nasa pag inyo pang gawain, hindi pa namin naabot ang aming kalakal na dapat naming ikakalakal. Hindi pa namin naabot ang proportion, pero tulungan ninyo kami. Abutin namin ito bago kayo babalik. Salamat sa inyong pangangasiwa sa aming buhay. Salamat sa banal na Espiritu Santo. At bukas, aming pag-aralan ang mga karugtong ng aming pag-aaral. Marami pa kaming dapat pag-aralan, Ama. Turuan ninyo kami sa daan ng kalangitan upang kami ay magiging karapat-dapat sa tahanan na inyong inihanda sa amin. At balang araw, makasama namin kayo na Diyos na aming minamahal, Diyos na aming pinaglingkuran. Salamat din, Ama, sa inyong pagmamahal sa amin. At itong pagmamahal ninyo sa amin, gagawin namin itong inspirasyon sa aming pagmamahal sa inyo at itong aming paglilingkod na aming ihahandog sa inyo. Magbubunga sana ito ng mga kaluluwa na magmamahal sa inyo at maglilingkod din. Salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Salamat sa ministeryo na pinagkatiwala ninyo sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.